Good morning, guys. So today is May 1 and wala akong pasok from work. So I decided to record starting today my pregnancy journey. Last time, I uploaded in YouTube yung naging paano ko nalaman na nabuntis ako. So, first trimester for me is so hard. That's why ngayon lang ako finally nagkaroon ng strength ulit to do videos. And hopefully, makatulong itong mga videos ko sa mga expected moms na sila din in their journey to motherhood is marami silang matutunan sa mga videos ko. So sayang nga hindi ko na film yung first week na kung ano yung size ng chan ko, kasi ngayon nasa pang 17 weeks na ako. So first trimester was done already and I am entering the second trimester. So yung hilo, yung pagsusuka, yung sobrang maselan sa pagkain ay medyo nabawasan na, although from time to time ngayon meron pa naman akong naramdaman. Just last week nga I just worked from home for 1 week kasi napang-abot yung ubot sipon and at the same time yung sakit ng ulo ko. So I find it hard to go to work, and fortunately very understanding yung boss ko and pumayag naman siya na I will just be working from home. So indeed, yung journey talaga to motherhood is not that easy. Alam ko na yung pinagdaanan ko ngayon, wala pa to sa kalingkingan pa during labor na at pumanganak na. But I know na just like sa mga nanay na napagdaanan din nila at nalagpasan, alam kong ganun din ako. So, paano ba? Nahawakan ko lang kasi itong camera kasi hinahanap ko yung lighting na mas maganda. So tingin ko, wala pa kasi akong ano, yung circle na light ba na parang sarili talagang parang makeup studio, mini makeup studio na doon pwedeng mag-film. So ngayon, improvise na lang muna ako. So, I want to share with you kung ano yung ginamit ko sa face ko kasi realize ko for the past 3 months, sobrang ano lang ako talaga, sobrang nahirapan ako dahil kahit mag-ayos sa katawan, pagod na pagod ako or wala ako sa mood na mag-ayos dahil nga sa iniinda kong pain. So, ngayon, nabawasan na yung sakit ng ulo, yung pagsusuka at hilo. Kaya, I will make videos na. So, for now, ginamit ko dito sa brows ko ay matagal na ko, guys, eh. Teka lang ha, malulobat yung camera ko. So, change ko muna yung battery. Wait lang. Battery is back. So, ayun. First and foremost, yung ginamit ko sa eyebrows ko, guys. So, ito pala yung look ko na to. Ito yung everyday makeup look ko pag papasok mo sa work or pupuntang church. Yan. Ito yung makeup ko. So, ano lang siya. Simple lang. Hindi naman siya ganun ka sobrang sobrang dark na dark talaga yung makeup ko. And also pala nagpagpit ako ng buho kasi totoo yung sinabi nila na pag buntis ka, sobrang init talaga sa pakiramdam, so kahit
kakaligo mo lang, mainit pa din. So, tingnan yung bukol, guys. Sobrang kinky niya. Kasi pagbuntis, hindi ka pwedeng magpaayos ng buhok. Kasi yung chemical, malalanghap mo yun. So, it will affect the baby. So, to be safe, iwas-iwas muna sa pagpapayos ng buhok. So, hanggang gupit lang muna tayo, guys. So, ayan. Maganda naman to pag binlower. Pero, kasi pag wala na rin time, so, hinayaan ko na lang siya. At binabawi ko na lang sa, sa aking abubot din sa buhok para hindi naman boring tingnan. So, ito, ito yung kung ano talaga yung style ko. Ayan. So, ang ginamit ko sa dito sa kilay ko, ang tagal na nito. Ayan. Wonder Drawing yung name niya. Pero, I forget kasi nawala na nga yung nawala na yung cover, and then yung itsura niya dito, nawala na rin yung cover dito sa yan dyan. Tapos kunting-kunti na lang talaga yung laman niya. Teka lang. Tama ba yung ginawa ko? Kunting-kunti na lang siya. So, nakalimutan ko kung saan ko to nabili. Pero, ayan o. Ito na lang yung niya. Ganyan lang siya kadami. Ayan. Ganyan lang siya kadami. So, for sure sa Korean store ko to binili somewhere in Makati. But, yeah. Ang gusto ko sa kanya kasi lang siya. Para lang siyang kulay ng ng hair din nung dito sa kilay mo. I suggest pag maglagay ka ng ng eyebrow, wag mo na yung sobrang halata naman na parang dinrowingan mo na. I suggest ipatubo nyo muna yung hair niyo dito sa kilay. Kung manipis man yung kilay ninyo, tiis-tiis na lang muna. Huwag nyo munang ahitin or bunutin or whatnot. And then, itry nyo i-threading. Kasi yung threading, maganda yung finish niya pag na Ang ginawa ko, nagpa-threading lang ako once, and then, pag tumubo na ulit yung hair, yun, sinusundan ko na lang yung line ng threading. So, ayan. Ito, konting lagay lang ng eyebrow na to. And then, okay naman siya. Okay yung effect mo sa ko. Hindi pa nga to yung, kabugerang kilay talaga na, alam mo yun, pag yung full makeup ka talaga, alam mo yung may panlaban yung kilay mo. Yun naman, ginagawa ko lang yun. Pag yung may occasion talaga, pero pag yung mga normal days lang, yan, hanggang dyan lang siya. Hanggang ganyan lang yung Tapos, ang ginamit ko pala dito sa base ng face ko, dahil sa yung skin ko ay dry siya. So, naghanap ako ng tawag nito, foundation na alam mo yung good for dry skin. So, ayun. Maganda tong ayan. Maybelline Dream Satin Skin. Tapos, pinili ko din yung may SPF na siya. Kasi dahil sa panahon natin ngayon, sobrang mainit, diba? And we travel a lot sa pagpapasok tayo sa work or kung saan tayo pupunta. So, kailangan natin ng protection sa skin natin. So, ayan. Itong Maybelline New York Dream Satin Skin. So, sa akin ha, ginamit ko to nung wedding din ng kapatid ko. Ang ganda na effect niya. Kasi, kahit na mainit, hindi siya nag-worn out, meaning hindi siya nagki-cakey yung mukha mo. As in, para lang din siyang skin mo. And, yung sa akin, siya, B3 yung niya, yung tone niya. And, this is good for, natural looking na makeup. So, if you prefer natural looking makeup, yun, better use Maybelline. So, I'm not sure, pero talagang I am a Maybelline user talaga. Hindi ako
ano, endorser ng Maybelline na. Pero I find it yung product nila is maganda siya and worth it naman yung price and also yung amoy din. Gusto ko din yung amoy. So, ito, I bought this $499. So, $500 na rin siya. And then, sa Watsons lang. So, ayun. Hindi ko alam kung makikita nyo kung gano'ng kaganda yung ano nyo sa skin. Yung effect niya sa skin. Kasi para lang siyang natural. Yung, alam mo yun, para lang siyang yung skin mo talaga. Yan ko makikita niya. Yan. Sorry ha, hindi maganda yung skin ko. Pero, carry naman. At least, di ba, wala tayong masyadong, ano dyan, mga pimples na bumubukol. Yan. And then, after kong maglagay ng liquid foundation, nilalagyan ko siya ng aking powder naman for foundation. So ito naman siya, Maybelline Fit Me. So ito yung shade ko is 220 natural beige siya. So since I am looking for natural looking lang na skin talaga, so pinili ko yung natural din para ano, para mag-match silang dalawa talaga. So, may nagsabi, or a lot of parang makeup guru, yung ano, yung sinasabi nila na pag mag-choose ka daw ng foundation, it should be parang one level lighter doon sa skin tone mo. Parang ganun yung sinabi nila. Pero, for me, I prefer yung mga natural makeup lang. And then, yun, maganda siya kasi nag-match talaga siya dun sa, ano ko, sa aking skin type, tone, and then yung foundation. And then, yun, I forgot kung magkano yung nabili ko dito, pero more or less, mga 500 din ata yung bili ko dito. And then, for my lipstick naman, guys, ayun, Maybelline din siya. Maybelline din siya. And then, matte pink. And the shade of 70 Amazonian siya. So, what I like about this lipstick is that long-lasting siya pag dinewear mo siya sa lips mo. So, kahit uminom ka ng tubig, kahit nga gananin mo siya ng tissue, and then kasi yung tissue, hindi pa rin siya natatanggal. So, kung gusto nyo ng hassle-free na hindi from time to time nag-retouch kayo ng lipstick nyo, use Maybelline Matte Ink na lipstick. And me, Amazonian shade. Hindi ko pa na-try yung iba kasi sa akin, gusto ko yung shade na ano lang, yung parang natural lang sa lips. Pero not sure sa camera, oh, medyo dark siya tingnan. Pero sa personal, hindi siya ganun ka-dark. Para lang siyang ano talaga, natural na ano ko, na lips. And then, for my, ano naman, for my cheeks, yung blush na ginamit ko is, ito, nakakatuwa to siya, guys. Kasi, diba tayong mga girls, minsan maliliit talaga yung mga bugs na. Then, so minsan, diba, yung makeup natin, ang dami-dami. So, pag pupunta tayo sa ibang lugar, gusto natin, dala-dala natin yung mga makeup na yun. So, na, one time, parang pumasok lang ako sa isang mall, and then, nakita ko to. Ano, yung mga product nila is, ano siya, yung mga maliliit yung mga packaging. And then, nakakatuwa, kasi ang pangalan niya is Chihuahua. Eh, di ba yung aso na Chihuahua, maliit siya. So, parang, for me, ang creative lang na nakaisip nung brand, nung, ano, nung product. So, me, ang akin, itong sa blush ko, ano siya, Apple Crisp. Ito yung packaging ng ano. Ayan. Chihuahua. And then, blush. Apple Peep 265. So, ito yung itsura niya. Ayan. So, actually guys, yung makeup ko, simple lang naman. Kasi, although yung dream ko talaga is, ano, alam mo yun, maging magaling na makeup artist din. Kasi siguro dahil
hilig ko din siya, passion ko din siya na alam mo yun, mag-ayos. Kasi for me, kasi yung pag-aayos, ano siya, parang it's a form of stress reliever ko siya. Kasi yung iba, di ba, gusto nila, nagta-travel sila. For me, when I look good, I feel kahit na, alam mo yun, ang dami mong stress sa buhay, pagod ka na. Pag nakikita mo yung sarili mo sa mirror na maayos yung itsura mo, alam mo yung somehow you have something to look forward to na parang, ay, thank you Lord, kasi kahit papaan, hirap man ako, I feel better pa din sa sarili ko. Lalo na, na-realize ko na, di ba nga, buntis nga ako. So, yung first 3 months ko talaga, hindi ako nag-work. So, I just stayed sa bahay. So, alam mo yung wala kang ginagawa, mas lalo mong nafe-feel na pagod ka, mas lalo mong nafe-feel yung sakit, nahihilo pa, ayaw mong kumain, and all. So, na-realize ko na instead of feeling that pain, instead of magmukmuka lang dyan dahil nahihirapan ka, why not labanan mo yung pain na yun, diba? And yun, yun nga, I decided na, yun, mag-ayos, at i-ano din naman na kung kaya ng mga mother na lalagpas, mga nanay na nalagpasan nila yung stage na ganito, alam kong ako din, diba? Tapos, dito pala sa, ano, sa mata ko, may bilin ulit, guys. Kasi ako, gusto ko lang talaga kinakurl yung pilik mata. And then, ito. Gusto ko talaga palaging may dala nito. And mascara. So, ang mascara ko, may bilin ulit. And then, Hyper Curl Volume Express Waterproof siya. Ayan. Waterproof. Sorry. Nagpo-focus siya sa mukha ko eh. Ayan. So, ano. Ang gusto ko dito sa ano na to? Yung pampalag mascara na to is ano, kahit na, di ba, minsan teary eye tayo or minsan, kasi ako yung isang kapilang mata ko, lagi siyang nagluluha. Hindi ko alam kung anong dahilan, but lang siya nagluluha. Pero ito, hindi siya nagsusmudge or hindi nangingitim yung dito ko. As in, steady lang siya dyan. Waterproof talaga siya. So, I suggest maganda siya. And madali lang din naman din siyang tanggalin. So, kung kunwari, pagdating mo sa gabi, and then gusto mong tanggalin na yung makeup mo, kahit gumamit ka lang ng petroleum jelly or makeup remover, natatanggal agad siya. Hindi siya katulad dun sa iba na ang hirap tanggalin. So, yun. Maybelline ulit. And then, dito sa aking mata, yun. Ito, napili ko lang tong palette na to, guys. Sa, ano, sa market. Sa mga stall lang siya. So, actually, hindi ako masyadong familiar sa mga brand ng, ano talaga, mga eyeshadows or whatnot. Yung mga, ano lang, yung mga alam ko lang is yung mga pangmasa. So, ito, Tarte siya. And then, alam ko, I bought this, ano may price pa ito eh? 550 ata yung bili ko na to. So, ito yung itsura niya. Ayan, ito yung itsura niya. Tapos, ang lagi kong ginagamit is ito. Yung Ember sa mata. Wala lang, kinamay, ginan-ganan ko lang kasi ngayon wala pa akong mga brushes. Kasi before, mahilig akong mag-makeup everyday. Tapos dahil sa nature ng work ko ngayon na medyo busy na talaga, hirap-hirap na. Ayun, ano na lang, hanggang pulbo na lang ako and lipstick. So, yung mga brushes ko doon, na nakalimutan ko na kung saan ko na nalagay. Single pa ako noon. So, ayun. Sa pag-makeup ko, kamay na lang muna yung gamitin ko since kailangan natin mag-improvise muna. So, ito yung nilagay ko sa dito, Ember Shine. Ano lang, yun na pinatpat ko lang and then nilagyan ko lang ng smoke. Yung medyo, ano lang, ito. Yan, ito. Dito sa gilid, parang may, ano lang siya, may lalim, ayun, depth. Ano, feeling siya na
alam mo yun, malalim. And then mascara. So, yun lang. Yun lang ang akin face. Yan. Hindi siya yung totally face makeup talaga na alam mo yun, na sobrang balot na balot talaga yung paglalagay. So, I think mag-work to siya sa mga katulad natin, na shout out dyan sa mga ano pregnant women. So, mas madali lang. And then, ayusin nyo lang yung hair, ganyan-ganyan. And then, yun. Ano na siya. Maganda na siya tingnan, diba? Presentable pa. Ayan. Tapos ito pala guys, yung ano ko, kung mapapansin nyo, may braces ako kasi nagpa-brace ako nung December kasi nga yung problem ko is dito sa baba, may spaces in between yung ngipin ko. So gusto ko mag-ano siya, yung magdikit-dikit. So December, hindi pa ako pregnant noon, so nagpa- brace kami ng husband ko. Sabay kami talaga. And then comes January, diba, ano, nalaman kong buntis nga ako. So, ayun, tinanong ko yung doctor ko kung pwede na, kung pwede pang magpa-adjust. Pwede naman daw. As long as kaya mo yung pain. Kasi, yung pagbubuntis, hindi daw kailangan na pabayaan mo yung areas ng, like, yung dental mo or kahit anuman. Kailangan mo pa rin alagaan yung sarili mo para mas healthy yung baby. So, ayun. Tiis-tiis na lang muna. Kahit may times na gusto ko natanggalin talaga to. Kasi, anong masakit, masakit siya. Kasi, normal ata yun sa mga pregnant women na nangingili yung ngipin. Kasi, dahil siguro yung nutrients ng calcium is ina-absorb din yung baby. Ayan. So, I hope guys, may mga natutunan kayo. Maybelline products lang yung ginamit ko sa face. Hindi naman siya ganun kamahalan. And although if kayo is up to talaga din kayo dun sa price, alam mo yung para sa akin kasi ano yung Maybelline is a good brand and ano siya proven na ba, marami nang gumagamit. If you think, medyo mahal, worth it naman siya, and matagal naman siyang gamitin. Ayun, I hope guys, marami kayong natutunan dito sa simple video na ginawa ko, and huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and mag-like sa channel ko, Queenie's Journey, and hope na mag-comment din kayo. Bago pa lang talaga ako sa YouTube and gusto ko din sana na maraming mag-subscribe sa akin kasi yung sarap siguro sa feeling na alam mong maraming nanonood sa iyo, marami kang natatouch din na tao at same time na kung paano sila mag-touch inyo kasi 'di ba pag nag-comment kayo ganyan kung ano yung mga gusto niyo yung i-share din na experiences sa akin ganyan. So, don't forget to hit like button and subscribe and comment kayo kung ano yung gusto nyong share ko na video and I'll do my best kahit na preggy-preggy and I'm working, busy din sa work, I'll do my best na mag-gawa ng videos and see you again to the next vlog. Bye!